the best. How thumbnail. The best. Yeah. Oye, oye. Hi everyone. So welcome back to my channel. And as I promised last vlog, I'll be having my unboxing of the new camera that I bought, the G7XMarkII. Also, in this vlog, I will tell you why I bought this instead of other cameras. And sorry kung medyo maingay kasi bukas yung aircon. And ewan ko, meron pong tahimik na aircon. Parang lahat sila maingay. Sorry din sa background. So first time kong mag-sit down vlog because I usually do travel vlog. Yung naglalakad naman to travel. So yun yung pinto namin, mga diploma. Anyway, madilim because I'm just using my Xiaomi smartphone, a Xiaomi Max 2, and this is the camera that I usually use when I do travel vlog. So, ito na. Ang magiging katapusan na ang mga madilim at pangit na kuha dahil hindi na ako na. So this is from Canon. I actually bought this in the Megamall branch. And yeah. Ta-da! Ito na siya! The G7XMarkII. Nung nag-research ako about this, akala kong luma na siya. Parang 2016 pa lang kasi may mga nakikita na ako reviews ng mga vloggers na bumili. But nung nagtanong ako sa Canon, nakala ko nagsisinungaling si Kuya kasi sabi niya parang 1 year pa lang daw siya, 2017 daw lumabas. Yung pala, yung release date sa Philippines, I think, was late. So, ayan. And isang mark na legit yung binibili yung camera from Canon is meron dapat silang may ini-scratch na barcode, tapos i-register nyo to sa application nila, yung Canon Red. Ipapakita ko sa inyo mamaya while using this. And then, pagka ni-register nyo siya, instead of 1 year warranty lang, magiging 3 years na yung warranty ng camera nyo. And, ano ba? So, nung ni-register ko siya, nagkaroon ako ng 700 pesos worth of electronic GC na nagamit ko sa pambili ng memory card because this did not come with a memory card yet. So, ayan. Buksan na natin siya. Anyway. So, dahil binili ko to ng birthday ko, binigyan ako ng free camera bag ni ate. So, hindi daw nila ito usually binibigay for free, pero binigyan niya sa akin. I thought nga parang worthless kasi hindi ko naman gusto yung design. Tsaka I was planning to buy another stylish camera bag, pero habang wala ka pang pambili, dahil naubos pang bili ng camera mo, not bad. I mean, pwede mo siyang ilagay sa bag mo, kasi kung wala, parang masyadong fragile. So, ayan. Also, I bought this 64 gig na class 10 memory card. Pero mamaya ako napapakita. Unboxing! So, upon opening the box, ayan, buksan natin siya. So, ito yung mismong camera. Pero yung accessories, no, not accessories. Yung cord ng charger, nasa separate na plastic. Also, yung mismong charger. Here. Well, according to them, hindi mo pwedeng i-charge directly yung camera. Kailangan nalagay mo yung battery dito. Which is mas maganda nga daw kasi parang less yung tendency na mag-overheat or, ay, ano ba yun? Mag-overcharge yung camera. So, ayun. And then, the battery. This. Maliit lang siya. And, yun lang yung parang isa sa mga downside ng G7XMarkII. Medyo maikli yung battery life niya daw when it comes to taking videos. Parang siguro less than an hour. Pero kung taking photos lang naman, tatagal siya.
Ayun. So, anyway, mamaya. And then, a camera strap. Dito lang sa wrist. Wala sila nung neck strap. Kaya gusto kong bumili nun. And then, the camera itself. Tada! Ito na siya, guys. Ayan. Kita niyo yung sarili niyo. I'm just using my phone na nakapatong sa boxes. And then, na-flip siya pa ganyan. Also, pwede rin pa ganito. So, when you're taking food photos, pwedeng nakapaganyan. So, kita mo siya. Ayan. Wait lang. Assemble natin siya. Click-click lang ko mga to. So, andito yung lagayan ng battery sa ilalim. Open it. And then, lagay natin. Ay, di. Oh my gosh, mauna yung memory card. Ito. So, i-discuss ko na siya dahil ilalagay ko na siya. I bought the 64 gig class 10 memory card sa Canon mismo. This is worth 2,800. But then, I was able to use the free electronic GC from the Canon app, which was 700. So, I just paid 2,100 cash. Kasha daw, parang nasa 3,000 photos and nakamuto ko yung minutes ng videos. And then, tinanong ko si kuya kung ito na ba yung the best or mas maganda bang, mas malaki yung ilagay kong memory card. Siyempre, he suggested na okay na daw to kasi parang ang tendency nga pagka masyadong malaki yung memory card, parang pupunoy mo siya ng pupunoyin. Kasi malaki naman yung space, hindi ka naman naubusan ng space, tapos, ayun, mabubulok na lang yung mga files. Ayun, so, and dito yung memory card slot, and dito yung battery slot. Slot, oh. And then, sara natin siya. Okay, sarado na. And then, let's open it. Tada! Ang ganda niya. Sobrang liwanag niya talaga. Sobrang layo dun sa phone. Wait lang. Kunan ko kayo. Okay. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Pangkuha. I'm using this G7XMarkII now. And then, ilalagay ko yung file mamaya upon editing. So, yung phone ko, nakapatong lang siya sa coffee box. Tsaka sa aloe vera something. And then, tingnan mo, ang liwanag talaga ng kuha niya. Nakakatuwa. Pwede mo din siyang... Ah, pwede ko pala siyang i-flip. Like that. So, ayan yung camera. And then, pwede mong... Actually, pwedeng touchscreen. Bakit umilim? Ano nangyayari sa phone ko? Hindi ko alam. Anyway. Touchscreen siya. So... parang kapakita na touchscreen siya. Wait lang, end ko muna. So, kung saan mo gustong mag-focus, touch mo lang. Tada! Asan na ba yung mga nasa likod? Ayan, nag-focus siya sa likod. Okay, dumidilim pala yung camera ko pagka tinututukan ng another camera. Yung phone camera ko, dumidilim pag tinututukan ng another camera. And then wait lang, pagpakita ko. Yung mic ba to? Yeah, yung mic and then speaker niya dito sa ibabaw. ay makikita niyo rin dyan yung nakalagay na G7XMarkII power shot. Kaya nga yung iba ayaw nila kasi parang ganito nila hawakan, natatakpan na pala yung mic, hindi nila alam. So, dapat talaga, ganito yung hawak mo, or gumamit ka ng Gorilla Pod. Ayun. And then, ano pa ba? May flash siya. Eto. Andito yung button ng flash. Click mo lang siya. Tada! Ang ganda, diba? So, pag ibabalik mo na yung flash, push mo lang siyang ganyan. And then, what else do we have here? Naka-connect siya sa Wi-Fi. And, Wi-Fi ba? Basta, pwedeng ipasa yung file sa phone.
Para kung gusto mong i-upload doon sa Facebook, sa Instagram, pwede. And then, ito mo pwedeng i-adjust yung zoom. Zoom in, zoom out. Pero pwede mo rin pihitin dito. And yung aperture na sinasabi niya, hindi ko pa naaaral. So, ayun. Gagamitin ko na siya. Papakita ko sa inyo yung difference ng gamit kong phone and then ito. And then, I will discuss why I chose this camera. Okay? So, alright. Hi everyone! So, ayan, gamit ko na ang G7XMarkII and wait lang, hindi ko siya maano. Okay naman, medyo nakaslant. Okay na yan. Parang may something yung Gorilla Pod na nabili ko. Well, masasabi ko na necessary bumili ng Gorilla Pod dahil nga yung mic niya nasa taas. So, delikado pagka gamit mo siya tapos nakahawakan mo yung mic, natatakpan mo pala yung mic. So, hindi maririnig yung audio. And, hindi ako yung bumili ng Gorilla Pod. Actually, yung friend ko yung bumili niya. Nakuha lang niya yung sa Divisoria for 230 pesos. Na makikita mo siya sa Shopee or sa other online shops for about 300 pesos. Ganun. So, thank you, Elizabeth! Also, ayun. Sorry kung mukha ko nakatingin sa taas. Kasi, yun yung hindi ko pa napapractice. Dapat nakatingin sa lens and hindi sa screen. So, ayan. And we are still talking about the G7XMarkII and why I bought this instead of other cameras. So, initially, I was thinking of buying the Fujifilm XA5 because it's a new product. I think they just released it around April. Something like that. And the price, I think, is almost the same. It's 35,000. Yung Fujifilm XA5, well, this Canon G7XMarkII is 35,899, something like that. Though, yung Fujifilm XA5, dun sa presyong yun, meron ka ng extra battery na worth 3,500 daw. And meron ka ng memory card na 16 gigabytes, I think. What else? May strap ka na, may tripod ka pa. So, sobrang dami nilang freebies. And then, hanggang na-discover ko tong Canon. So, wala talaga to sa pinagpipilian kong cameras. Kasi it looks so plain. Black lang siya, walang ibang color. And maarte ako. Gusto ko yung fashionable, yung stylish, ganun. But, I watched a lot of reviews and then I discovered that Fujifilm is really good. Like, I asked my photographer friend Rachel Tabac about it too. And then, she told me that Fujifilm is, I mean, when it comes to photos, it's almost like the best camera. Minimal edit na lang yung kailangan mong gawin. Parang pwede mo nang i-upload directly to Instagram or to Facebook without doing so much filter when you're using the Fujifilm camera. For photos, but when I saw its quality, video quality, hindi naman siya pangit, though nung dumilim na halos wala nang nakikita. So, ang pinakahabol ko talaga dito sa G7XMarkII is the low light function. Because kahit madilim na, ang daming side-by-side review na pinanood ko, merong... Okay, may dumadaan na bata. So, hallway. Nag-film kasi ako malapit sa pinto. Okay, halagpas na sila. So, ayun. Side by side reviews na napanood ko kasi mayroong mga nagkasabi, sana bumili lang daw ako ng iPhone X. Cause maganda na nga rin daw yung camera. Well, nagtingin din ako ng review. Maganda nga yung camera when it comes to photos. Pero pag dumilim na, wala na rin nakikita. The same with, what else? I also considered buying T100 of Fujifilm, then XA5 and XA3, and yun talaga, yung low light talaga wale. Sobrang, anong gagawin ko pag madilim, magka-flashlight ako, na pencho pangit naman. So, ayun. Also, a little review with this G7XMarkII, yung autofocus niya, may dami nagireklaman na pag nag-autofocus siya, may tumutunog. So, na-realize ko siya, first day pa lang, pagkakabili ko pa lang sa kanya, narinig ko na parang may machine na tumutunog na sa loob na pagka nag-auto-focus siya, nag-zoom in, zoom out. Medyo nag-take time siya, hindi siya agad-agad nag-focus. Hindi naman ganun katagal, parang 2 to 3 seconds, ganun. Pero kung ikaw yung, kumari, nag-travel ka na, ay, may nakita ka maganda, nasa bus ka, tapos binuksan mo,
medyo matagal siya mag ano, mag-focus, so baka blurred yung makuha mo, ganun. So isa lang yung sa mga cons or sa mga disadvantages of having this camera, but the rest is really good. Also, yun nga, initially I was thinking of the XA5, Fujifilm XA5, but when I went to the camera store, camera house in Mega Mall, someone introduced me Panasonic Lumix LX10, something like that. It has the Leica lens, and I know that Leica is very famous for being one of the most expensive cameras. So I tried it, cause I bought this for $37,889, while the Leica is like around $39,000 something. Parang 3,000 lang yung difference, ganon. Tapos may Leica lens na. Tinry ko siya, ang ganda. Promise, for the photos, ang ganda. Nung tinuto ko sa akin, I took a selfie with that LX10 of Lumix with the Leica lens. And then, grabe, iba yung kulay ng buhok ko, iba yung kulay ng mukha ko. Parang hindi ako yung nakita ko. Ang ganda, nakakaganda talaga siya. So, eto nga, marami naman nagsabi sa mga reviews na napanood ko. And itong G7X Mark II, natural lang yung colors niya, hindi siya masyadong whitewashed or hindi siya masyadong pinkish like other cameras. Magalaw-galaw ako to test the autofocus. So, ayun. But the only problem with that Lumix LX10 is the stabilization. So, I tried it, and also nakanood din ako ng maraming reviews. Sobrang alog niya na hindi pwede when it comes to travel vlogging, kasi madalas naglalakad kami while taking a video, hindi pwede yung shaky. Ganun din tong phone kong Xiaomi Max something, ganun. Kung napanood niyo yung Tokyo vlog ko, Osaka vlog, yung nasa Kyoto at ako, sobrang alog niya, naglalakad ako. So, ito, yung stabilization niya, sobrang winner. The best among the rest. Ayun. Tapos, what else? So, I'm not saying that this is the best camera for photos, kasi tinignan ko siya. Well, 20 megapixels siya. Pero, yung photos na nakukuha niya, kaya naman kunin ng phone ko with counting filters, okay na siya. Tsaka, ewan ko, parang feeling ko ang trabaho pagka yung photos galing sa camera, tapos dadali mo, ipapasa mo siya sa phone, tapos i-filter mo pa. So, ayun. Kung more on photography ka, then try those two cameras, the XA5, Fujifilm XA5, and the LX10 of Lumix, Panasonic something. But I'm not a photographer, I'm not an amateur or pro something, I'm just an aspiring travel vlogger. So, ayan, though travel vlogging, well, I've started taking videos and doing, editing them and uploading them on YouTube, so sayang naman kasi na ang dami kong pinupuntahan at pupuntahan pa, tapos ang pangit nung makakuha kong video. So, while editing my previous vlog, sobrang nanghihinayang ako kasi ang ganda ng lugar. Tapos, hindi man ako makakabalik. I'm not sure kung kailang makakabalik doon or kung makakabalik pa ako, but then, I was not able to get the best shot or video there because of my camera. Well, I had limited resources back then kasi a little backstory, I started my business. I have a travel business, travel and tourist business, and I started it almost 3 years ago. I started it just to buy a camera. I really want a GoPro, and I think I cannot buy it with the salary I'm getting at work because parang sapat lang siya pambayad ng bills and the little ones, but not for buying a camera. But 3 years after, I still don't have a GoPro. Wala pa rin akong GoPro. So, ang tagal kong pinag-aralan kung bibilin ko to. Kasi malaki-laking pera din siya. But then, ayun, naisip ko kung hindi ko pa siya bibilin ngayon kailan. Baka hindi ko na siya mabili. So, binili ko na siya. And, well, as you all know, almost all famous vloggers here and abroad, they're using the G7X Mark II for their travel vlogs because it's not that heavy. It's actually not heavy, and it's compact. Kaya ka siyang ilagay sa bulsa. Pero hindi sa bulsa ko.
Tapos, ayun talaga, yung stabilization tsaka low light function, sobrang the best. The best. Pang thumbnail. The best. Yeah. Oye, oye. So, ayun, sabi ko, before I bought this, I uploaded a lot of travel vlogs. I said, I have to be productive and I have to make the most out of it. Parang to maximize the use of this camera. Kasi nga, hindi naman siya mura for me. So, expect more vlogs, sit down, mukbang, any kind of vlogs for me. So, ayun. The reason why I started vlogging, I won't include it here kasi mahaba na. So, maybe on my next sit-down vlog na lang, okay? So, that's it. And thank you for watching. Any questions, just comment down below. And kung meron pa kayong suggestions, like where should I go, what should I do, just give me a message or comment down below. Don't forget to subscribe and like this video. I only have 54 subscribers now. So hello to my 54 subscribers and thank you so much for watching. Aso yung iba sa inyo, napilit ko lang na mag-subscribe, but thanks friend. So, ayun! Bye! See you next vlog!